Hindi niya rin natin si Batanes Governor Marilu Caico dahil sa kanila daw magla-landfall ang bagyo. Governor, magandang umaga po sa inyo, Johnson and Joy sa Teleradyo. Magandang umaga po, Johnson and Joy. Opo. At sa inyong mga tagapakinig. Oho, alam ho namin na kayong mga taga-Batanes naman ay sanay din sa mga pagdating ng bagyo. Pero anong preparation ang ginagawa po ninyo ngayon na dadalawin or bibisitahin kayo ng bagyong Shoni anytime ngayon, Governor? Apo, kanina pa po, 2:30 a.m., malakas na po ang hangin dito sa Batanes at malakas na rin ang ulan. At sa ngayon po ay malalaki na po ang alon. At umikot na po ako dito sa bayan ng Basco at marami na rin hong may mga sanga na mga puno. Pero walang landslide po at nakakadaan po ang mga sasakyan po. Opo. Sa inyo ho ba, Governor, ay nagkakaroon din kayo ng mga preemptive evacuation at kung sakali ho, saan ba sila dinadala, yung mga residente po ninyo? Mayroon na ho kaming bagong sinatayo na evacuation center sa aming logistic hub at yung dito ho sa Basco at yung sa ibang munisipyo, mayroon din ho silang designated evacuation center at nakahanda po itong kung sakasakaling kinakailangan mag-evacuate po kami ng mga tao. Pero sa ngayon kahapon, umikot po ako doon sa munisipyo ng Ivana kasi yun yung medyo maraming malapit sa, may mga bahay malapit sa dagat. At sinabihan ko yung mayor na kung sakasakali kailangan ng evacuation, i-evacuate po sila. Ang sabi naman niya sa akin, okay po, gagawin po namin yan. Sa ngayon po, nagkaroon kami ng preemptive evacuation sa mag-asawa dahil wala ho silang kasama sa bahay. Mm-hmm. At dinala ho namin sa evacuation center namin dun sa barangay San Joaquin. At safe po sila doon. Nandun na ho sila ngayon. No? Mayroon ho kaming dun sa isang quarantine facility ho namin ay mayroon hong konting nabasag na doon, kaya kailangan ho namin ilipat po yung nandun ho, yung na-quarantine para ho safe po sila. Apo. So ngayon po ay sinundo na ho sila at tingnan kung saan sila maililipat po. Apo. Tapos po, lahat ho na, yung NDRM ng Municipality of Sabtang and Itbet, wala naman pong report na untoward incident po. Governor, balik, dahil nararamdaman nyo na yung bagyo dyan, meron po bang parts na ng inyong lugar na wala ng kuryente? Ay, wala po. Mayroon po kaming kuryente okay. Po kasi underground po ang aming mga kawad ng kuryente dito sa Batanes po. Kamusta naman po ang resources ninyo para po sa mga inaasahan natin maapektuhan? Mayroon po kami. Mayroon naman po kami. At nakapag-distribute na po kami ng relief goods mula nung Thursday. Tapos kahapon sa isang munisipo, tapos ngayong araw na to, ng 10 kilos na bigas at isang kilo hong orpo. So, mayroon ho sila pagkain. Siguro, pagdaan ng type of Shoni ay mayroon pa rin ho silang makakain po. Opo. Governor, sa inyo ho ba dyan sa... Opo, sa inyo ho ba dyan sa Batanes, paano ho ang pag-stockpile po ninyo na inyong mga supply, salimbawa bigas? Ang iniisip ho kasi namin, wag namang magaya dun sa naging problema sa Catanduanes, natuklap ang bubong, di yung kanilang supply ho ng bigas na basa, sayang. Dyan ho ba sa Batanes, paano ho ba? Opo. Ay, naka-secure po ang aming NFA warehouse po. Nakuyan kahapon at okay naman, wala naman hong problema. Yun ho yung mga unang sinisecured sa Batanes kasi para sigurado po na mayroon ho kaming supply kung sakasakit yung matagal hong masama ang panahon ho dito. Pero mayroon kaming konting problema kung sakasakaling matagal pong wala pong barko kasi lahat ng pagkain ho namin dito ay galing sa Manila po. Mayroon ho kaming dalawang barko sa Manila na puno na po yun ng pangargada na dapat lalayag na yan papunta ho dito sa Batanes. Pero dahil sunod-sunod yung bagyo, opo, ay hindi pa ho nakaka-alis sa Manila papunta ho dito.
Ang problema ko po, kung sakasakali po ay tuloy-tuloy itong bagyong, kasi mayroon na naman kasunod, mm-hmm. at matagal pang walang barko, magkakaroon po ako ng problema sa bigas po. Ayun. Kasi sa ngayon po, 478 sacks na lang po yung NFA rice namin dito. At yung commercial rice ay halos wala na hong mabibili. Mm-hmm. Pero mayroon ho kaming 1,000 sacks ng NFA dun sa barko na padating. Pero ang problema nga po, kung tuloy-tuloy na masama ang panahon, ay hindi ho sila makakatawid papunta ho dito. Mm-hmm. E paano ho natin tutugunan yun kung meron kayo na foresee na magiging kakulangan, lalo na po sa supply ng bigas? Tayo po ba'y lalapit pa lang as early as now sa national government? Opo, tatawag po ako sa DNB kung sakasakali po matagal pa ho yung barko. Kaya ho, minomonitor ko ho yung supply ho namin sa NFA. Kasi kung sakasakali po, tatawag po ako sa OCD, Office of the Civil Defense, baka ho pwede ho kaming dalhan ho dito na via C-130 po. Opo. Governor, dun ho sa COVID cases po ninyo, kayo ba'y COVID-free na ulit? Opo, COVID-free na po kami ngayon. At mayroon po kaming LSI and ROF opo. Na nandito naka-quarantine. 95 po sila. Pero na-check naman po yung mga yan lahat at malapit na po silang matapos sa 14-day quarantine po nila. Wala naman pong wala po signs and symptoms. Okay naman po sila. Alright. Sige po, Governor. Maraming salamat sa oras po ninyo at mag-ingat po kayo ha. Maganda umaga po mga taga-Batanes. Maraming salamat po, Johnson and Joyce, at mabuhay po kayo. Thank you, Governor Marilu Caico ng Batanes.